your care to the body to the Lord, and He will take the care of everything. So for our hymn of praise, let's call it in an hour. Praise God, inaanyahan ko ang lahat na tumayo at aming purihin ang ating Panginoon sa mga purihin. Amen. Hallelujah. Tayo na ay nagagala sa hapong ito. Amen. I know this is hard kasi may isa na namang pamilya natin dito sa church na aalis at iwan natin. Yung pera na lang ko noon is,
kanya 1,000 plus, tapos pinalitan. So I trust the Lord, and I prayed, and I prayed that God will give her the healing that she needs. Even she did not undergo those processes, I don't know, it's, Anna is still with us. Then, during our worship, natake ko siya. Thank God, because there's a member there who has a garden. Dinala kami, dinala sa mission house. And thank God for the deliverance given and the healing touch of Anna. And now you will be going to 60, ano? Going to 60 na siya. Kaya gusto na siya mag-retire para maka-enjoy niya yung kanyang pension. Because noon, siya ang padala, siya ang padala. Ngayon, siya naman ang natanggap. Punta naman siya sa ATM machine at ni-check yung kanyang pension. So, we are seeing, sabi ko kanina, hindi lang only physical but material. And above all those things, never give up. Never give up. Because in due time, you will reap what you have sown. And the last, accept everything that God has entrusted to you. And that is the word, Anna. God bless you. Walang laglagan na. Sabi nga, ate, paano ka na
Sabi ko, me, myself, and I. Kasi hindi biro talaga na magkaroon ka ng kaibigan na laging andyan sa'yo. Pinagtatagaan niya yung ugali ko, sabi nga niya. Ba't nakapis ka kay Arlene? Nasama-sama na ugali niya. Sabi ko nun. Totoo. Sabi ko, sige lang. Sabi na Ate Ana. Sabi na Ate Ana, hindi naman. Basta ano lang, yung malaman mo lang yung makasama mo lang siya, makikita mo kung ano ugali niya. Pero sa totoo, napagtsaga lang ni Ate. Kahit na miss ano, sabay ko sa kanya. Sorry ka. Sorry, sorry, sorry sa taas. Sa lahat ng mga, sa lahat ng mga, lahat ng mga burden na binigay ko sa'yo, pati pamilya ko, burden sa'yo, mga anak ko, anak ko, lahat-lahat. Pero nagpapasalamat talaga ako. Lahat na lang, mga nandun na pala na ako ng gana, pati anak ko. Pero si Ate Ana, sabi niya, huwag kayong ganyan, pinagpipray kayo. Sabi niyo gano'n, magkasama kami. Ewan ko lang kung pagtatagaan ako ni Daisy, pagsakay ko. Pero sabi naman na single, welcome naman daw sa kanila. Way babe naman dyan. Na-bless din ako sa buhay niya. Lalo nung nagkasakit siya, eh talaga nakita ko talaga yung trust niya talaga sa Panginoon. Pagtitiwala niya talaga sa Panginoon. Kasi nung nagkasakit siya, talagang hindi ko siya matiis na makita kasi talagang umiiyak siya talaga. So, ang masasabi ko lang, Marikoy, sana huwag kong makalimot dito. Akala ko, uunahan kita. Akala mo lang yun. Akala ko, mas mauna ako sa'yo, eh, pero hindi pa siguro will be Lord para sa akin. So, ikaw. Thank you so much sa mga advice mo. Though na minsan may mga pantayong na mga misunderstanding, but I know na lahat yun nasusolve. Being a Christian, natural talagang may mga ganun mga pangyayari. My casket. Alam niyo tayo. Pasende. Kahit ilang beses lang tayo na kasama, pero nakita ko yung life mo na very strong despite of those trials. It is sad and it is hard to say bye to you, Atana, and hello, Philippines. Kaya whatever na circumstances, I know you stand for me because God is good. Tsaka pinangangatawad ko yung being a faithful servant, even not in the church, outside the church. Ministry, and I know na hindi naman lahat tayo ay matured. I was asked by Ate Ana kung sino daw ang yano po sa Sunday school superintendent. Si Kagong. Sagot sa kanya kasi hindi ko malinaw sa akin kung sino ang huwag talaga po. But anyway, sabi niya, we have to help the ministry. Hindi ito akin ministry, akin lahat ang ministry. So we have to help one another. Maraming salamat ni Ana for reminding them their part or their sa ministry. Okay, let us all rise. Most gracious and loving Heavenly Father, we are so thankful and grateful to the Lord for giving us the opportunity to bid farewell to Ate Ana. Lord, you have been so good in her life. And this time, Lord, you have opened the way for her to be home, to be with her family, and to have another journey in her life as alone. And I know, Father, that you will be with her
You have directed her path. And whatever it lies ahead, she's still confused where to stay, what to do, and how to settle herself, her Lord, the Philippines. But I, the Lord, you have planned it all. Because once you have already put in your blueprint, then that is how we're going to follow. So I pray, Father, that your Holy Spirit will be upon Ate Ana as she goes back home. May your divine protection be upon her. Make her life a blessing. And grant the desires of her heart as we're able, the Lord, to help in the ministry, to open a ministry, and wherever you will put her, Lord, may your light shine in her life. And she will be a blessing as what Abraham, as what you have blessed Abraham. I will bless those who blessed you, and I will curse those who cursed you. And you will be a blessing that many people will know me through your life. And may that blessing also, Lord, be upon Ate Ana and cover her with your precious blood. And thank you, Lord, for preserving her life and more life, more years, dear Lord, that she will enjoy your faithfulness. And the Father, that you are her provider, you are her protector, you are her guardian, and you are her shepherd. And everything, dear Lord, will be met. Because once you're faithful, serving the Lord, then you will take care of everything. And Father, I pray for trying God to bless the Anna as what you said in Psalm 121 verse 8. I will keep watch over you in your going out and your coming. You show, but we'll keep you close.